Magandang araw po. Narito na po magiging lagay ng panahon yung araw ng Biyernes, September 13, 2024. At bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay bahagyang humina. Sa kasalukuyan natin sa pag-asa, patuloy na nakakaapekto itong southwest monsoon o hangin habagat sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito asahan na makakaranas ng tuloy-tuloy na pagbugso ng mga pag-ulan, habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ay asahan naman yung epekto ng trough o extension nitong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito asahan naman yung mahulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Samantala, yung binabantayan na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Bibingka ay humina bilang isang tropical storm category. Huli itong namataan ng pag-asa sa layong 1,500 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglayang lakas ng hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang bagyong Bibingka ay inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o mamayang gabi. At lalabas naman ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng madaling araw. At mananatiling malayo itong bagyo sa kalupaan ng ating bansa. Mananatiling isang tropical storm itong bagyo at hindi inaalis ang posibilidad na ihina pa ito. Gayunpaman, inaasahang muli itong lalakas bilang severe tropical storm bukas at maaaring umabot pa sa typhoon category sa bandang East China Sea. Bagamat malayo ito sa anumang bahagi ng kalupaan ng ating bansa, inaasahan itong palalakasin ang southwest monsoon o hangin habagat na magdudulot ng mga malawakang pag-ulan sa ilang bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Paalala lamang po na mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng pag-asa. Dahil sa epekto nitong southwest monsoon, asahan ngayong araw ng Biyernes sa Mimaropa, Western Visayas at Negros Oriental ang tuloy-tuloy na pagbugso ng mga pag-ulan. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Habang sa Bicol Region, southern portion of Quezon, Batangas, at nalalabing bahagi ng Visayas ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Para naman sa Mindanao, asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Habang sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi pa ng Luzon, asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Dulot naman yan ng trough or extension nitong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Dahil dito, pinag-iingat pa rin yung mga kababayan natin sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala nang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ngunit pinag-iingat pa rin yung mga kababayan nating maing isda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na papalaot dahil inaasahan pa rin yung slight to moderate na mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Keep safe everyone!